pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan, Sunshine Radio, a partner mo sa balita at serbisyo, DWAY, 1332 kHz, Sunshine Radio, Kabanatuan City, iba sa iba, sa iba, sa iba. Araw po ng Miyerkules sa September 9, 2020. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras upang tatalakay sa iba't ibang isyo ng ating bansa at tatanggap ng mga pag-uulat. Kasama na rin po yung ating mga panayam sa hapon pong ito. Makakapanayam po natin si Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang Deputy Provincial Director for Operation ng North Cotabato Police Provincial Office. Magandang hapon po, sir. Hello. Hello, sir. Magandang hapon po. Hello, sir. Magandang hapon. Naririnig ko po kayo. Apo. Hindi ka namin naririnig kanina, sir, pero ngayon okay na po. Yes, po. Yes, sir. Sir, sabayan po tayong napapakinggan sa DWAY 1332 AM Sunshine Radio at the same time, naka-livestream din po tayo sa social media, sir. Yes po, sir. Go ahead po, sir. Go ahead po, sir. Sir, kukuha lang po kami ng update hinggil po sa naganap na masakran dyan sa bayan ng Kabakan, North Cotabato. Yes po, sir. No, tuloy-tuloy yung ating pangangalap ng ebidensya. Tuloy-tuloy pa po yung investigation po natin na in connection sa naturang krimen, no? Apo. At masabi ko po, sir, na sa kasalukuyan, ang atin pong hawak-hawak ay isang CCTV footage doon po sa naturang insidente. Apo. Although may pag-a-blurred, but minabuti po natin itong i-submit po sa ating cybercrime unit po para ma-enhance at para ma-exploit, no? Yung term natin ma-exploit para makita kung ano talaga ang actual na nangyari sa naturang insidente. Apo. Pero may possible na suspect na po ba, sir, kung sino po yung may kagagawan nito? Sa ngayon, sir, wala pa po talaga, but may mga grupo tayo at mga identities na mga tinututukan. Apo. May nabalitaan din kami, sir. Ito, aalamin lang namin sa inyo kung totoo o hindi. Dahil nga ang atin daw pong mga kapatid na Muslim ay meron daw silang pagbabanta na babawi sila ng 100 na buhay mula po sa mga Kristiyano. Yun po, sir, ang mga nakapo sa social media natin. Apo. At yun nga po ay kinakounter ng ating mga IO, no? Yung mga information operators natin. Apo. At yung butihing mayor natin sa bayan ng Kabakan. Mm-mm. Ay nagsagawa po ng peace rally alongside yung sa ating mga mamamanampalatayang Islam. Apo. At sa ngayon po naman, sir, ay wala na yung tension po, no? Dahil nag-prevail yung cooler heads. Mm-mm. And pag nagkaroon ng mga usapan, ating mga LGUs ay tumulong. Apo. At nagbigay ng assurance na itong kaso na ito ay malutas in due time. Apo, apo. Sa ngayon, sir, kumusta naman po yung seguridad at kapayapaan o kasiguruhan ng ating mga o kaligtasan ng ating mga kababayan, especially dyan po sa bayan ng Kabakan kung saan naganap po yung massacre, sir? Well, ngayon po medyo nanumbalik na po. Mm-hmm. Dahil alam na po nila na full blast na yung investigation natin. Apo. At full blast na yung investigation ng NBI at yung independent investigating body na pinadala ng BARM, no? Mm-hmm. Yung incident po sila hindi sa BARM, but yung mga namatay ay tinawag na mga Bangsamoro people. Apo, no? Karamihan apo po ay Muslims. Mm-hmm. Kaya yung adjoining region natin na BARM ay nagpadala din ng independent investigating unit. Apo. Mm-hmm. Kaya ngayon na naging panatag na po, naging kampanya na, plus the fact na pinagbigyan po ng ating mahal na provincial director. Apo. Yung kahilingan. Mm-hmm. Na tanggalin muna sa pwesto yung hepe. Mm-hmm. To pave the way for an impartial investigation. Kaya medyo mahinaho na yung mga tao natin at naghintay na lang po ng resulta sa investigasyon. Apo, apo.
So sa ngayon sir, ang buong lalawigan ng North Cotabato, pagdating po sa peace and order, kumusta po ngayon dahil hindi po natin mawala sa pangamba yung ating mga kababayan dahil nga naganap po yung isang insidente dyan po sa bayan ng Kabakan, sir? Well, generally peaceful po tayo, sir. No? At sabi natin na it's an isolated case. Opo. Mm-hmm. We have 17 municipalities and one city, no? Mm-hmm. 18 in all. So yung pangyayari sa isang municipality doon na hindi naman nakapikto sa pagkalahatang peace and order. Opo. Sa ating malawak na probinsya dito, no? Opo. And these things are being resolved, being acted to, attended to by our governor. Opo. Our leadership of the PNP and of course yung mga local officials natin. Kaya walang dapat yung pangamba yung ating mga kababayan dito po sa North Cotabato, lalong-lalo na yung sa bayan ng Kabakan. Apo, dahil hindi din natin maalis yung pangamba, pagkatakot po ng ating mga kababayan, at least sa ngayon po ay nakakasigurado sila, nakakatiyak sila dahil ang provincial command na po ang nagsalita na wala silang dapat ipangamba. Sir. Yes po sir, at in fact na, no, kausap lang natin yung si board member Kelly Antao, yun po yung head, no, ng 63 barangays. Apo. Sa North Cotabato under na dating under ng Prochel na ngayon na nasa BARM na, kausap natin siya at siya po mismo ang humihiling ng hinahon. Apo. At maging wag mag-speculate sa mga bagay na ito dahil lahat po ay ginagawa ng ating mga investigador ang dapat para ma-achieve yung justisya at kapayapaan dito po sa ating lugar. Apo. Sa ngayon, sir, ano po yung pangunahing prioridad na programa ng ating butihing provincial director na si Police Colonel Henry Villar sa lalawigan po ng North Cotabato, sir? Sir, prominent among the programs ng ating provincial director, yung to grow program, sir. No? It's a longer term, no? To grow, meaning handover, no? Or surrender. No? With this program, sir, in the period of 6 months, we are in possession of 120 firearms and 19 explosives. Mm-hmm. Simula ng nagawa natin itong programa na ito, yung Tugro, no? Apo, apo. It's an Ilunggo term for surrender of firearms. Apo. Ito po yung inisyatiba ni Colonel Villar. Mm-hmm. At pinapag-iusapan po natin yung ating mga LGU, mga barangay chairman, na tangkili, na himukin yung ating mga mamay na may mga unlicensed firearm. Apo, apo. Na isurrender na yung kanilang mga baril para po maibsan ang takot. Apo. At karahasan dito po sa ating probinsya. Apo, at yun apo. Nga, in period of 5 months, nakakuha po tayo ng 120 firearms plus 19 explosive. At yun po ay malaking tulong na po sa pagmintina natin ng peace and order dito po sa probinsya. Apo, napakagandang balita sir na amin pong nalaman dahil nga kahit nandito kami sa Central Luzon, at pag nababalitaan, nababanggit yung North Cotabato, alam naman ho natin na iba ho yung imahe pag nababanggit ang North Cotabato, Maguindanao, Solo, na talagang napakaguluhong lugar, sir. Yes, man, no? In fact, malaki masyado kasi yung area, no, ng Cotabato. Apo. Pag sinabi natin Cotabato, this includes yung South Cotabato na lugar ni ng ating boxing idol Manny Pacquiao. South Cotabato po yan. Apo, apo. Meron po yung tinawag natin na Cotabato City at North Cotabato. Itong North Cotabato po, sa kaalaman po ng lahat, apo, ito po yung probinsya na malapit po sa may Bukidnon at Davao City. Apo. Ito po ay dominated ng mga settlers coming all the way from Ilocos, Iloilo, and Cebu, no? Apo, apo. Ito yung North Cotabato. Apo. Compared to Cotabato City, na ang dominant talaga doon ay yung mga Maguindanaons or yung mga Muslim brothers natin, no? Apo, apo. So, we are very far from areas na kung saan mas mataas yung level of conflict talaga, no? Dito apo po tayo sa North Cotabato at ito po, dapat na makuha natin sa mga nakikinig na itong North Cotabato ay hindi mas malayo namang tahimik kaysa sa ibang lugar dito, yung tinawag na
ng Empire Province ng Cotabato. Dati kasi ito yung Empire Province ng Cotabato. Malaki masyadong Cotabato, no? Apo, apo. This is an Empire Province. Apo. Pero ito sa amin ay North Cotabato. Apo, apo. At kamakailan lamang, sir, ay nabalitaan din namin na tinanghal din po ata na Best Provincial Police Office ang North Cotabato po, sir. Yes, sir. No, yun po ay for the year 2019. Apo. Best Provincial Police Office po ang North Cotabato. And again, we're vying for that title for this year, 2020, no? Apo, apo. Na mataas yung aming mga accomplishments. Apo. Compared to other, there are 70 plus other provinces in the whole country. Apo. And kami po yung natanghal na best PPO in the entire country. Apo, apo. Besting 70 plus other provinces. So, ibig sabihin, sir, yung natanggap nyo hong parangal na Best Police Provincial Office ay national level po, sir? Yes po, yes po. In fact, yung ating provincial director nung panahon na yon, si Colonel Ayugan, received the award from Nulis Dan the President, apo, no? President apo. Duterte. Apo. Siya po ang nag-award doon po sa Kamkrami nung naturang parangal. At napakagaling naman, sir, ano? At dyan pa lang ay doon sa natanggap nyo, ano ba yung mga best practices po ninyo, sir, na ginagawa na sa tingin ninyo ay wala po sa mga ibang provincial office? Well, isa sa mga best practices namin dito na hindi ko nakita sa ibang probinsya, ito yung pong kuhan po namin, no? Lambat Bitag Operation. Apo, apo. Na kung saan buong probinsya po ng Cotabato ay magpapadala ng isang team sa isang municipality kung saan meron kaming operations against colorum undocumented vehicles na kalimitang ginagamit sa panghuldap, pangkikidnap at mga iba pang krimen. Apo. So, sa isang araw po, makakahuli po kami ng hindi man ng sibo or hundreds ng mga vehicles. Apo. Dahil po, yan po ay concerted effort ng lahat ng aming municipal police stations. Yun pong lambat bitag sasakyan, no? Apo, apo. Parang bayanihan ng mga police stations. And this is only conducted in North Cotabato. Probably other provinces have copied this practice, but this is originally from North Cotabato, yung lambat bitag sasakyan. Wow, na kinakandak ng bayanihan ng lahat ng police station. Apo. Napakagaling naman ang ginagawa po ng ating mga kapulisan dyan po sa North Cotabato Police Provincial Office sa pailalim po ng pamuno ng kanilang provincial director ngayon na si Police Colonel Henry Villar. So para po sa ating mga kababayan dyan po sa Kabatang North Cotabato, especially po sa buong lalawigan ng North Cotabato, ay narinig po natin ang tinig ng ating provincial command na sa ilalim po ng tinig ni Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong, na kung saan ay tinitiyak nila ang kaligtasan, kasiguruhan ng ating mga mamamayan dyan sa North Cotabato sa kabila ng mayroong naganap kamakailan na isang masakar dyan po sa bayan ng Kabakan, North Cotabato, na kung saan ay siyam na buhay ang nasawi. At sana nga naman ay agad na malutas ang kasong ito at mapanagot yung mga salarin na kumitil ng siyam na buhay ng mga inosinteng tao dyan po sa Kabakan, North Cotabato. Nasa linya po ulit si Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong. Sir? Yes, sir. Go ahead, go ahead. At pagpatuloy ninyo, sir, yung inyong mga tinatalakay kanina bago tayo naputol about doon sa best practices na ginagawa ho ng ating provincial command. Sir, mention ko earlier, sir, no, we have this lambat bitag sasakyan operation na kind of bayanihan among police stations. Apo. No, this whole the operation na kung saan yung 18 municipalities in North Cotabato will contribute one team para sa isang bayan, at we are doing this every week sa isang bayan na naman. Apo, apo. With our units contributing one team, no, with police cars. No, another best practice po namin, sir,
ayun pong yung Rideau settlement, no? Apo. Dito sa Cotabato, meron tayong IP community, mga tribal groups. Mm-mm. Meron din tayong itong Datuism, nag-exist pa dito. Meron tayong mga masabi natin ng mga warlords. Apo. Na masabi. So, nag-i-initiate talaga tayo ng paraan, na yung mga awayan ng mga grupo na ito ay ma-resolve natin. Apo, apo. Kaya meron kaming best practice na Rideau settlement, no? Apo, apo. Itong grudge settlement. At ito yung ginagawa po namin, kasama namin dito, partner po namin dito, yung mga local government, apo. Philippine Army, apo. At iba pang stakeholders apo. Na apektado sa kasalukuyang peace and order dito po sa probinsya namin. Apo. Kumusta naman po yung suporta ng ating mga local chief executives sa bawat bayan, sir, at sa ating lalawigan dyan sa North Cotabato? Well, very supportive, no? In as much as this is Mindanao, mm-hmm. at na-mention mo nga earlier, apo, apo. Merong impression yung ating ibang kababayan dito. Apo. Mm-hmm. Mas binigyan nila premium, no? Binigyan priority ng ating mga LGUs, apo. Yung maintenance ng peace and order, mm-hmm. no? On top of other priorities, itong peace and order talaga ang mas may pinakamalaking budget dito po sa ating probinsya. Napakagaling naman, sir, at sana yung pangamba talaga ng ating mga kababayan at lalong-lalo na yung ating mga ibang mga kababayan na nasa ibang isla, katulad dito sa Luzon, NCR, Visayas, ay hindi sila matakot na balang araw ay pag maganda na yung panahon natin, matanggal na, mawala na itong COVID, ay makapasyal ho sila dyan sa lalawigan po ng North Cotabato, sir. Yes, sir. No? Welcome yung ating mga kababayan dyan apo. Sa Metro Manila, sa mga probinsya dyan. No? Apo, apo. Mm. Sa Region 1, 2, 3, and 4, no? We apo. Welcome people to visit Mindanao, especially pag matapos yung problema natin. Apo, apo. We have so many tourist attractions dito po sa Mindanao, especially yung Davao area, apo, itong Bukidnon area, and of course dito sa amin, dito apo. Po sa North Cotabato. Apo, maraming tanawin dito na hindi mo makikita dyan po sa Luzon, no? Sa apo, Luzon apo. Area. Apo. Sir, baka meron ho kayong mensahe at panawagan para po sa ating mga kababayan. Malaya po kayo ngayon, sir, na sa inyo po yung pagkakataon. Well, nga mo lang pong hinihingi, no? Dahil naririnig tayo all over the country. Apo, apo. E, humihingi po kami ng inyong suporta at panalangin, no? Para, of course, tuluyan na pong malutas yung pinakaharap namin problema dito. Mm-hmm. At of course, no? Panalangin para tulungan kami. At sana marinig kami ng ating national government, no? Hindi lang yung ating PNP dahil pero may close contact sa aming PNP na of course, suportahan natin yung ating mga LGU para lalong matulungan pa kami sa aming mga effort na malutas yung mga problema lalo na sa peace and order dito sa North Cotabato. Apo. Sir, kami po ay labis na nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa amin para kayo po ay aming makapanayam sa programang Matang Agila ni Jude Briones dito po sa DWEY 1332 AM Sunshine Radio. Maraming salamat po at sana po pagpalain tayo ng pong maikapan. Salamat din po at stay safe po kayo lagi, sir. God bless you po. Salamat po. Yan po iyong tinig ni Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang Deputy Provincial Director for Operation ng North Cotabato Police Provincial Office.